bring us this draft. Here we go! Forrest, they are just proving na talagang deserved na deserved nila ang kanilang pagpasok dito sa Season 7. And they might actually, ito din chance sila na ma-eliminate ang NXP. Ang daming may gustong makakita ng game number 5. Maging tayo ay gustong makakita ng game number 5. Ayaw naman kasi kita kagad mag-duckwalk, Kuya Rom. Alam mo naman yon. Oh well, diba? Kung titignan mo dito, mas capable na ngayon ang hero dito ni James against 3 more TCs Benedetta, wherein ito yung pinaka naging pillar ng Work Oster Force for the early stages of the game nung Totoo. Game 3. So pwedeng pwede to. Yowie once again with this Popol and Koopa Unravel popping the Concussive Blast para lang ma-secure itong Little Wanderer at mukhang mapagamit ng Retribution doon si H2O. Kailangan naman kasi talaga kung ikaw ay Link. Pero eto ang bugbugan talaga. Pero dahil ginamit ni H2 yung kanyang retry, pwedeng i-steal to ah. Pwedeng ma-invade but Yowie with the zoning. Pero si Cho, eto na nga yata yun. Yun yung call. Narinig ka, Rob. Na-steal nga and unravel. Eto yung kapalit. Kailangan niya mamatay dito. Sabi ni H2O, makakuha ng pagbawi dito si H2. Pero bawal naman matumba si H2. Kakasabi lang. Semi-umbrella open. To the second skill, Arteezy. This time, delayed na si H2O. Definitely delayed dahil dalawang buff niya kaagad yung na-cancel doon, Manjin. Yes, nakuha niya yung kill doon kay Unravel, pero mas mahalaga yung dalawang buff niya. Oo. Na-invade pa yon ng Work Oster Force. And right now, Unravel, siya yung nanggugulo ngayon dito sa jungle ng NXP. And wala na rin yung orange buff dito. Inuna nila yon. Yun yung inuna nila. Nag-retry siya, si H2 doon sa Little Wanderer at that's the reason bakit in-invade ng Work Oster Force ang NXP. Yung call ni Unravel, no, rinig mo eh. Wala nang retribution, sugod tayo. And wow, and mukhang itutuloy-tuloy pa ni Tremor. Yowie ang mawawala, H2O na, okay, akala ko makukuha dito yung orange. Pero hindi pala, James napilitan na mag-rotate dito. Wow, that's a turtle pit. That's a perfect initiation coming from James. Na-cancel niya. Malapit na. It's almost half HP na yung kaninang turtle. And given na walang retribution pa, or rather, nagbabuff pa doon si H2 at hindi talaga nila i-contest tong first turtle na to dahil madidelay na naman siya. So right at this point, Work Oster Force once again is on the lead on the early game. There we go. Another game na maganda ang simula ng Work Oster Force. Hindi na bago, Rob Luna, no? Pinag-uusapan natin ito kanina eh, na kailangan sumusuntok. Kaso sabi dito ng work, mas lamang ang aming skills, mas lamang ang aming utility to go with this mga level 1, level 3 matchups. At dahil dyan, unti-unti nang yumayaman si Arteezy, 2K ang kanyang pera ngayon, pare. Pinakamayaman siya ngayon. Pinakamayaman talaga. Halos 2,000 ang lamang dito ng Work Oster Force. Kusay, medyo malalim dito, Manjin, sa may top lane. Oh, no. Pero this is an Esmeralda na sobrang kunat. Ang ganda ng ultimate ng Esmeralda, pero maganda rin ang ultimate ni Exert. Pero makakuha pa rin ni Chu yung Crab Coin. Pasok ngayon si Onti ng si kaibigang H2O. There you go. Si Unravel ang mawawala as Work Oster Force. Magbabak dito pero hindi. Exort, mapapagamit ang Flicker but Daniel Chu with the Shuriken Blades. Medyo sabay reset. Reset talaga. Medyo na late ng Flicker doon si Exort. Halos nakuha niya na yung mga damage from that Shadow Kill. Pero nagkaroon dito yung dalawang sideline ng NXP ng Switcheroo na lumipat sa baba dito si Rene J. Meanwhile, James, siya na ngayon ang haharap dito sa Esmeralda. And this is also good. Why? Dahil mas makakaikot dito si Rene J. Pwede niyang sabayan ng pag-cut ng lanes dito si 3 more TC. But 3 members right now ng Work Oster Force, they might be eyeing to get this turret dito sa may bottom lane. And they're eyeing Rene J. Look at this. Inaamoy ni Tremor ngayon kung nasan yung Cho ni Rene J. Nandito rin si Chu ha. Inaabangan nila. As Rene J. Naku, ayan na. Ayan ang sinasabi ko, Rob Luna. Kailangan talaga. Kailangan talagang i-activate yung mga tipihan na yan eh. Naku, Rene J. 1-on-2. Pero naku po, sipa mula kay Rene J dito. Pero naku. Nakabawi. Look at this. The TP Brothers. Doon sa bottom side.
sinimulan mo, tatapusin namin. Habang sabi ni Kosei dito, kailangan na natin ni Gera. Ayun yung pag-kill ni James. Bawi lang pala yun dahil dalawa ang nawala sa Work Oster Force. NXP using Renny J as a bait. At sila pa yung nakalamang, Rob Luna. Nakalamang sila doon. Nakuha nila yung turtle. Nakakuha sila ng dalawang kill. Yes, Renny J napita siya doon sa may bottom lane. Mirror naman na mababasag yung Torre doon sa may taas. But look at Work Oster Force. Parang nagiging agresibo na silang sobra dito against NXP. Kailangan nilang pahintuin ng konti yung kanilang aggression dahil baka mapunta sila sa ilalim ng Torre katulad niyan. Oh, grabe talaga si Trimar, man. Oh. Walang katapusan. Tuloy-tuloy lang. Sabi ni Renny J, kami naman. Ako, eto na yung action na hinahanap natin, Rob Luna. Non-stop pokes coming in from both of the teams. 4-4 ang nangyaring laban. Hindi pa naman natin alam kung sino yung nakakalamang. Pero clear na ang nagdidikta kung kailan ang gera ay work. Pero this time kasi nakakasagot yung NXP. Meron silang counter go, meron silang lapu-lapu. So meron silang mga ways. And basically, itong NXP, they have a better lineup to go against Work Oster Force late game potential. And well, actually, nasa NXP nga ang late game potential dito dahil nasa kanila yung Ling. At itong Hayabusa na to, at some point, marireach niya yung kanyang ceiling in his power spike. Correct. At nagamit niya yon, yes, kay Exhort kanina, pero pagka nakakuha ng mga Farm Rather or Rather Winter Truncheon para dito sa Changaw na to, masasabayan na nila ngayon dito ang Work Oster Force. Yeah. Don't get us wrong, mga kaibigan, lamang pa rin ang Work, but NXP, they are finding ways para makabawi dito sa mid-game. Kumbaga, kung ikaw ang NXP, kailangan mo lang ng tamang tempo, eh, no? Kaibigang Rob, ito na ba yon? Unravel missing the Tyrant's Rage. Meanwhile, nandito pala si Trimar sa kabila. Oh, napari pa nga si Yawi. May kagat para kay Trimar dito. Bawi! Dito naman ng second skill, Exhort. Bawi, bawi. Punishing Trimar. Pero nawala din naman si Renny J doon sa top lane. So, bawi pa rin. Yung dalawang teams dito, we are now having the turtle stance. Ladies and gentlemen, Unravel, nakaabang. This time, James coming in with the ultimate. Wow. Pero libreng turtle lang para kay H2O. Yes, and parang ano din eh, no? Parang sinecure na rin talaga doon ni H2. Ginamit niya yung kanyang Tempest of Blade regardless na wala naman ng hero doon yung Work. Pero this just state na talagang yung NXP right now, sinasabayan lang nila dito yung farm ng Work Oster Force. Oo. And the reason bakit lagi napipita si Renny J is because the nature of the Hayabusa na pagka isolated ka, ikaw talaga ang mapupuruhan. Mas automatic. Madali ka nilang mapapatay, mapipick up. Pero at the end of the day, NXP, they're getting a trade from the kills na nagagawa doon kay Renny J. Totoo, automatic. Maganda pa yung nagiging pasok dito doon sa apat. Kasi parang si H2, even though na-delay siya, nakabawi na rin siya dito. Level 11 against level 11. Parang baliwala lang din yung namatay siya kanina eh. Pero alam mo man, Jin, hindi pa natin masyadong pinapansin dito si Kusei. This Esmeralda could also be the key for Work Oster Force. Totoo. Specifically on their late game. Pag hindi naging enough dito yung damage ng NXP, or rather mapitas niya sa likod si Exhort, that could definitely turn things around para sa Work Oster Force. Ang ganda dito ng buhay ng Esmeralda, especially against sa Chang'o. Nananakaw dito yung shield ng Chang'o. Tama ba, Rob Luna? Hindi lang yung Chang'o, pati yung Lapu-Lapu. Oo. Nakaw na nakaw yung shields dito. Pero may ibang nangyayari dito sa laban na to, man, Jane. Hindi nagagawa ni Trimar TC yung ginagawa niya nung game 3. Yeah. Na napapasok niya all the way on the backlines dito ang NXP. Yeah. Hindi siya masyado nakakapag-cut ng minion waves. Ang laking bagay din ng mga trap na pinoprovide dito ni Yawi for the vision. Correct. Pero yung basag sa taas mukhang hindi na yata madidepensahan dito ng NXP. Ito yung hindi nila kung ikaw ang NXP, ito yung hindi nila pwedeng pabayaan yung psycho movements na ginagawa ngayon ng Work Oster Force. Yes, hindi na nakakalalim dito si Trimar. Pero yung Esmeralda kasi isa rin yan sa mga malulupit mag-split at mag-rotate. Eh. Bilis kasi rin tumakbo niyan eh. Exactly. Pero look at Unravel dito. Stretching. Just stretching. Pero alam mo, tama yung sinabi mo dun man, Jin eh. The isolation play ngayon ang ginagawa ng Work Oster Force. They have a fast minion wave clear. Pwede nilang ipuesto lang sa taas dun yung Esmeralda at yung Benedetta dito sa may baba. Then from that position, ngayon, mamimili ngayon yung NXP kung saan sila didepensa. It look like sa may top lane. Sabi nila si Kosei na lang piliin natin. Hindi lumilipad to eh. Tumatalon lang. Sinipa na ngayon ni Renny J. Kosei. Winawag ay way lang ang kanyang mga tela-tela at inapat na siya dito. Oh,
ng side ng NXP. Meanwhile, TP ang NXP pabalik. Basag naman ang Toro nila sa baba. Work Oster Force. Sinakripisyo nila this time si Kosei. At tama ka, Rob Luna, kailangan mo lang mamili. Pick your poison, kumbaga. Pick your poison. Pero yes, na-pick off nila yung Esmeralda. They work Oster Force, won the trade. Medyo umapir sa hangin muna doon si Unravel. Pero sa gitna, look at Chu! Okay, there you go. Eyes on my veins para kay RTZ na naman. Chu! Naku po, si Nipan Ready J! The Hitman! Mula doon sa likod. 30 seconds down si Chu. Itutuloy pa nila. Habang si Dreamer nandito na din. Ready J makakapag-dodge pa. The dodge balls is real. Ang pinakamayabang making the place for NXP. Dalawa na ngayon ang patay sa side ng work. Itutuloy ba ito ni Kosei? Frostmoon Shield after Frostmoon Shield. Habang, look at this, H2O, nag-aabang na lang ng split doon sa top lane. Crucial pick-offs mula dito sa side ng NXP, Rob Luna. Yes, sunod-sunod yung mga nakuhang advantage doon ng NXP. Ang ganda ng sipa doon ni Rene J. At sinubukan din siyang pasukin doon ni Trimar TZ. Pero kinulang, hindi sapat yung damage ng Benedetta. Medyo nagsayaw-sayaw doon si Rene J. And from that position, dalawang members kagad ng Work Oster Force ang nawala. Ngayon man din, dikit na halos ang gold ng dalawang kuponan natin. At yung mapa, yung mga traps dito ni Yawi, halos nakikita na nila, pinupwestuhan na nila rito yung Lord. Posible na to na ma-secure ng NXP pagka nakakuha na naman sila ng isa pang pick-off at nakatingin sila ngayon dito kay Trimar. Tinitignan nila si Trimar. Trimar with the parry. And ito ngayon, Rob Luna, sobrang crucial this time ng Lord attempt na to. This is Lord level 1. And yan napanggit mo eh, yung late game capability ng NXP, kailangan respetuhin ang work. Pero dapat din nilang respetuhin si Kosei dahil ito na ngayon, Esmeralda nina knockout lang. Double hat kill! Dito ng mga shields. Double kill pero may stun siya dito. Pero yun lang, iwagayway mo. Iwagayway mo din. Habang si James ay mauuntog na rin. Triple kill para kay Kosei. Tamang-tama ka nga, Rob Luna. Esmeralda ni Kosei carrying work right now. Isa-isang nawala dito ang members ng NXP. Manjin, si Yawi na lang ang natitirawan. Sabihin natin dalawa dahil may aso pa siyang kasama. Pero ngayon, ubos na ngayon ang mga tore ng NXP. Makakadepensa kaya sila? Oh no! Outs! Sakit! Bighati! Kung ano-ano pa ba yun ang nararamdaman ngayon ng NXP, para kailangan nilang kumapak dito habang si Chu papasok na lang mag-isa. Unravel, stretching, Kosei, ayun pa rin. Oh my glove. Oh no, oh no, 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 no. Tatlo ang wala sa NXP this time as Work Oster Force will discipline themselves. They will back down. RTZ na lang ang inihintay nila. Trimar will also disengage. Disengage na to. Work Oster Force, nagawa na nila yung trabaho nila. More than that, nakakuha sila ng ilang kill. Kusi dito, halos wala siyang napatay all throughout the first 10 minutes ng laro. Pero biglang tumriple kill yung Esmeralda. At right at this point, biglang pumunta na naman ang tempo. Pumunta na naman lahat ng kalamangan dito para sa Work Oster Force. Oh, and my. Right now, may nginig, may giggle factor na ngayon dito ang NXP, Manjin. Ayun lang pala yung kailangan dito ng Work Oster Force. Just wait for NXP to go in. I-bait nyo, i-outsustain nyo, talunin nyo sa damage output. Tatlo yung napitas. Kaya pa naman ng NXP to, Rob Luna. Pero itong Lord attempt na to, ito na ba ang nail in the coffin para sa NXP ngayong season? Ito na ba ang tatapos sa kanila? Libreng Lord para sa Work Oster Force. Let's see. Binabantay ang maigi ng NXP. Oh. Pero si Unravel hindi na makapag-pickle. Tumalon na agad. Double slam dunk. Pero meteor shower dito. Sinasalo ng buong side ng work. Pero sabi ni Kosei, okay lang yan. H2O with the search of revealing light. Nakakuha si H2O na magandang kill dito. Habang si Trimar may laban pala doon sa kabila. Makakakuha si Trimar dito. 3-on-3 situation. H2O tumatakbo. Trimar, tusok movements. Dash in. Final blow. Sipa. Para dito kay Reddit J. Oh! Day of the Dragon. Pero tatlo na naman ang nawala sa dalawang kupunan. Hindi patapos ang laban. Napakainit, kaibigang Rob. Gera kung gera. Medyo nanggigil dun si Unravel with the 2 kills na manggagaling from H2. Hindi pa talaga tapos ang laban na to, Manji. Kinakalampag-kalampag lang ng work kanina yung Lord. Pero alam natin that just yun ay isang bait lang. Pero RTZ, kailangan niyang maging maingat dito dahil nandito na sila H2. Oh no, wala siyang Winter Transition. Hindi siya nakapag-grow as a player.
H2O, nakita yon. At sabi ni H2O, okay, libre yun. 30 seconds down. Si RTZ dito, nandito pa rin, sina Unravel. This time, kakalma muna ang dalawang teams. Crucial pick-up once again. RTZ is down. Pero both of the teams, gusto nilang kunin yung space dito sa Lord attempt na to, Rob. Kailangan nilang maulit yung ginawa nila doon na pinocus fire nila kagad yung Esmeralda. Hindi nila kailangan hayaan. Or rather, kailangan nilang pigilan na makapag-sustain itong Esmeralda na to. Pero look at on the top lane, sinipa na naman si Tremar! Masyadong makunat dito si Tremar. Babalik pa si Tremar dito, H2O and Renny J. Pero naglo-lord na rito ang Work Oster Force, Manjin, ha? Oo nga, nagkakasaykuan mga kaibigan. Tremar, TZ, and Renny J. Meanwhile, Kosei, naku, tinarget ka agad! Exort! Wala nang nagawa! Ay, naku, si Unravel, ubos ang hangin, pero okay lang. Dahil si Exort talaga yung main target. Si James na wala na rin, off-cam kill. Pero ayun, si H2O! Oh, no! Mukhang mawawala na ata dito. Mapapatiktok na lang. Malapit na tayo sa TikTok timers, Rob Luna and James Exort. At si Renny, si H2O wala. Yawi, siya rin na magiging main target. Mukhang tapos ata. The day that I met you, the day that I'm ever heartbreak anniversary talaga, Rob Luna. Work Oster Force, here we go. Ibigay nyo, may TP ba? Mukhang wala, dahil wala rin silang minions. Pero enough ba yung segundo na to Exort para tapusin yung laban? Buhay si Exort, mayroon siyang ultimate dito, Manjin. Pero dalawa yung minion wave sa gitna, pati sa ibaba, nagabilihan na ng Malefic Roar. Tapos ata ang laban. Work Oster Force will eliminate NXP para dito sa MPL Season 7 Playoffs. Feel the Force. This winning moment is brought to us by Oppo A94. Wow, Work Oster Force will continue their journey in the lower bracket. They're trying to conquer.